Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Bago ang lahat, isang magandang tanghali muna sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Shermaine. Ako yung tipo ng taong pala kaibigan at masayahin. Kaya nga siguro, yun ang dahilan kung bakit marami rin akong kaibigan. Mahilig kasi akong gumala. At tulad din ng iba, hopeless romantic. I believe in love and happy endings. At gusto kong makaranas ng isang malapelikulang love life. Tapos na akong kumain. Ikaw ba? Huwag kang magpapagutom. Yan. Charmaine, ano mas maganda? Itong kulay na yellow na dress o itong black? Tapos na rin, pero busog na ako sa mga text mo pa lang. Mas maganda yung black, no? Mas maputi akong tingnan eh. Ano sa tingin mo? Bolero ka talaga kahit kailan. Ano namang nakakabusog sa text ko, ha? Hoy! Hoy! Nakikinig ka ba? Ay, may sinasabi ka ba? Ay, naku, nakakaloka. Kanina pa ako dito, no? Hindi ka pala nakikinig. Ay, naku, sino pa kasi ang kachat mo at halos mapunit na yung mukha mo sa kakangiti, girl? Si Jethro. Ha? Si Jethro? Yung pinakilala sa'yo ni Howard nung reunion natin, yung tall, dark, and handsome. Oo. Sila siya? Kung kiligin, para namang naiihi. Hoy, magkachat lang naman kayo, no? Ang Negatron mo, no? Ang saya-saya ng tao dito, eh. Ha? Eh, na ba kasi pinag-uusapan yung dalawa at ganyan kakiligin? Nagpaplano kami magkita. Magkita? As in, date? At pumayag ka na. Oo. Siyempre, papayag na ako agad, no? Alam nga namang magpakipot pa ako, eh, di ba? Sayang din to, no? Alam mo, ikaw, atat-atat ka talaga magka-love life, no? Isang beses mo pa nga lang nakikita yung Jethro na yan, makikipag-date ka na kaagad. Doon naman nagsisimula ang lahat, diba? Sa pakikipag-date, getting to know each other. Alangan namang habang buhay lang kami sa Facebook nag-uusap, diba? E di ang jahe naman nun, no? Ang point ko lang naman kasi dito, baka madala ka sa pagpapacute niyan. Baka mamaya, after ng isang date nyo, kayo na kaagad. Ay nako, Charmaine ha, sinasabi ko sa'yo, kukurutin talaga kita sa singit. To naman? Hindi naman, no, okay ka eh, no? After first date, kami na agad. Hindi naman ako ganun kabilis main love, no? Love takes time. Weh, talaga lang ha. Parang hindi naman pagdating sa'yo. Alam mo, walang kasya sa'yong dress. Nako, taba mo na. Walang kasya sa'yo. Hoy, grabe ka ha. Bawiin mo yan. Yoko nga. Kontrabida ka sa love life ko eh. Ah, ganun. Love life, love life. Eh, wala ka pa nga namang love life. Landian pa lang yan eh. Hindi pa yan love life, no? Kung nga siya mera. Saka ang point ko lang talaga dito, kilalanin mo muna yung si Jethro. Kasi baka mamaya maluloko lang pala. Tapos kung kailang nalaman mong maluloko pala siya, saka naman in love ka na. Ah, yung parang nangyari sa inyo ni Tyler, ha? Correct! Matuto ko na sa pagkakamali ko, girl. Hindi naman siguro ganun si Jethro, no? Ang bait-bait kaya niya. Saka mukha namang loyal. Gentleman. Sweet. Ma-effort. Boyfriend material. Mga ganun. Ay, naku, alam mo, bahala ka. Mukha namang nahulog ka na sa bitag niyan eh. Sana lang talaga hindi kalokohin yan, ha? Ang nega mo talaga eh, no? Labas ka na nga dito. Hindi lahat na nakakausap mo sa social media, eh yun talaga sila. Yung iba dyan, nagkukunwaring anghel sa chat, pero demonyo pala sa personal. Ingat lang, ha? Siyempre, dahil matigas ang ulo ko, itinuloy ko pa rin ang pakikipaglapit kay Jethro. Wala namang mawawala kung susubukan ko, di ba? Sa totoo lang, kahit sa chat lang kami nagkakausap dalawa, nararamdaman ko namang mabuti siyang tao. Isama pa na kilala naman siya ng isa sa mga kaibigan ko. Kaya nang nag-set siya ng date at oras ng pagkikita namin, kaagad na akong pumayag.
Huwag mo ang takpan yung mukha mo. Kanina ka pa kasi nakatitig sa akin eh. Siguro iniisip mo ang pangit-pangit ko, no? Pwede bang huwag ka nang mahiya at tigilan mo na yung pagsasabi mo na pangit ka? Ang ganda-ganda mo kaya. Bolero ka talaga kahit sa personal, no? Hindi ah. Aka na nga yung panyo mo para hindi mo natakpan yung mukha mo dahil gusto ko laging makita yan. Sus, nag-practice ka ng lines na pwede mong ibola sa akin, no? Alam ko na, lumabo ang mata. Tara, pa-check up tayo na makakita ka ng malinaw. Hindi malabo ang mata ko. Ikaw lang eh. Hindi mo nakikita na maganda ka talaga. Alam mo, asan mo ang self-confidence mo? Kasi maganda ka naman eh. Ikaw lang ang nagsasabi na pangit ka. Ay nako, Jethro. Kumain ka na nga lang dyan. Uy, tingnan mo. Ang ganda ng babae. Ha, talaga? Kumingin ka kasi. Sa akin ka lang nakatingin eh. Bakit pa kasi ako maghahanap? May kasama na naman akong magandang babae. Cheeks. Baka pig ang ibig mo sabihin. Alam mo, isang lait mo pa sa sarili mo. Hahali ka na kita dyan eh, para tumigil ka. Sabi ko nga, titigil na. Ito na po. Saan mo nga pala gustong pumunta? Gusto mo bang magsine? Sige, ikaw ang bahala. Libre mo naman to, di ba? Uno mo, siyempre. Hindi dapat pinapagasa sa mga magagandang tulad mo. Ay nako, kumain na nga lang tayo. Sigurado ko bang hanggang dito ka nalang sasakayan? Kaya naman kitang ihatid hanggang sa bahay niyo eh. Hindi na. Ma-out of way ka lang eh. Saka, kaya ko naman umuwi mag-isa. Okay. Sige, ikaw ang bahala. Salamat nga pala sa araw na to ah. Nag-enjoy ako. Ako rin. Lalo na yung kiss natin kanina sa sinehan. Okay. Ang cute mo kapag namumulang pisngi. Ba't bigla kang nalungkot? Baka lang kasi hindi mo na ako kausapin pagkatapos nito eh. Ano ka ba? Hindi mangyayari yan, no? Baka nga ikaw pa ang umiwas sa akin eh. Uy, hindi ah. So, hindi to ang magiging last date natin? Depende kung gusto mo pa. Siyempre, gusto ko pa, no? Hindi naman kita hahalikan kung hindi kita gusto eh. Okay. Oh, edi next weekend na ulit. Okay. Dito nagsimula ang pagiging malapit namin ni Jethro. Kada weekend kami kumakita. Pupunta kung saan-saan. Parating masaya. Hanggang sa dumating na nga kami sa puntong naging kami na. Walang paniligaw na naganap. Basta malinaw sa amin ang nararamdaman ng isa't isa. Nagkaintindihan na kaming dalawa. Uy, nakita mo na ba yung bagong pasok? Ah, hindi pa. Bakit? Ang ganda! Natibo ako bigla ah. Talaga? Sana magaling din. Hindi pwedeng ganda lang, no? Dapat magaling din. Ito naman! Ay, ito na. Parating na siya, girl. Hi! Hello! Ako nga pala si Fiona. Sabi ni Ma'am Olivar sa inyo raw ako magpatulong. Charmaine and Tina, right? Kayo yung tinuro sa akin eh. Ah, oo, kami nga. Maswerte ka dahil kami ang makakasama mo. Basta, magtanong ka lang kapag nalilito ka ha. Darating naman si Maris para mag-turn over sa'yo. Okay. Ganda naman ang ngiti mo niya. Boyfriend mo? Oo. Pwede kayo na may love life. Teka, anong name ng boyfriend mo? Jethro. Ha? Jethro? Oo. Naku, pangalan pa lang. Mukhang gwapo na ha. May picture ka? Patingin naman. Ay, sure. Sige. Ayan. Ito. Ooh. Kwapo nga ah. Teka, gan na kayo katagal? Mga 5 years na rin.
5 years? Oo, actually, nagbabalak na kaming magpakasal eh. Pero plano pa lang naman. Kayo, may boyfriend na kayo? Teka, Fiona. Mukhang ikaw yata yung tinatawag ni Ma'am Oliver, oh. Ah, okay. Sige, sige. Hep. O, tang iiyak dito pag titinginan ka. Si Jethro. Boyfriend din niya? Teka, paano mangyayari yun? Ako ang girlfriend niya eh. Ako ang... Paano? Eh malamang isang malaking manluloko yung lalaking yun, di ba? Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Fiona? Kakausapin ko ba muna si Jethro? Lilinawin ko ba ang lahat sa kanya? Ano? Alam mo, for now, kumalma ka muna. Kasi kapag hindi ka kumalma, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Pagkatapos, tawagan mo si Jethro mamaya at makipagkita ka sa kanya. Linawin mo lahat-lahat. Pero, hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Alam mo, wala kang choice kundi kayanin yan. Wala kang choice. Linawin mo sa kanya lahat. Mas maganda na sa kanya manggagaling yung totoo. Pagkatapos, iwalayan mo na agad-agad. Ganon kasimple, okay? Hindi ko alam kung paano ako kikilos sa office. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa tuwing kakausapin ako ni Fiona. Hindi ako pwedeng magalit dahil siya ang una. Kahit na hindi ko naman talaga alam na may girlfriend pala si Jethro, still, ako pa rin ang number 2. Ang sakit pala ng ganun, no? Ginawa kang kabit na wala ka man lang kaalam-alam. Dahil kung may ideya ako, hindi naman kami darating sa ganitong punto. Kaya lang, wala na akong magagawa. Niloko na ako ni Jethro. Ginawa niya akong number 2 kahit hindi ko naman ginusto. Minabuti kong layuan na lang si Jethro kaysa komprontahin ko siya. Wala rin naman kasing mangyayari. It's either magsinungaling siya mismo sa harap ko o aminin niya ang totoo na alam ko naman na talaga. Kaya ang ginawa ko, hindi ko sinasagot lahat ng tawag at text niya sa akin. Nagkunwari akong hindi siya nag-exist sa buhay ko. Ano? Hindi mo ba nakakausap si Jethro? Hindi ko na kinausap. Nakapag-iwalay ka? Parang. Ganun na nga. Teka lang ha. Sinasabi mo ba sa akin ngayon na bigla mo na lang siyang hindi kinausap? Oo. Ha? E di hindi kayo break noon. Para sa akin break na kami. Ewan ko lang sa kanya. Ay, pwede bang huwag na natin siya pag-usapan? Gusto ko lang mag-enjoy ngayon. Nasaan na ba si Fiona? Tagal naman nang bumalik. Oh my gosh, Charmaine! Ha? Bakit? Hi, girls! Uy, ito nga pala yung boyfriend ko, si Jethro. Babe, ito naman si Tina, tapos si Charmaine. Sila yung mga bago kong kaibigan sa loob at labas ng office. Hi. Uy, naku, pasensya na kayo ah. Mayayain kasi itong isang to eh. Pero maya-maya mayiging makulit na to. Ay, Charmaine, di ba nasabi mo may boyfriend ka rin? Pati yung pinapunta dito. Tapos gawin niyo akong third wheel, ganon. Hindi ah, grabe naman to. Naalala ko lang na may nakwento siya before. Since nagpakilala na rin naman ako ng boyfriend, eh gusto ko rin makilala yung kanya. Nako, wag na Fiona. Masasayang lang ang oras natin sa kanya. Dahil yun ang pinakawalang kwenta at manlulokong lalaki sa buong mundo. Ha? Iniwalayan ko na siya. Dinispatch ako na. Ha? Eh bakit? Niloko ko eh. Hindi naman ako ganun katanga at desperada para ipilit ang sarili ko sa kanya. Ah, ganun ba? Sorry, hindi ko alam. Hindi mo naman kasi nakukwento sa akin eh. Nako, huwag kang malungkot para sa akin. Kasi ako, masaya ako. Malaya na ako eh. Single na ulit. Single and ready to mingle. Pero gusto ko sana yung mga loyal na. Ayoko na sa mga cheap na lalaki. Babe? Okay ka lang? Bakit pinagpapawisan ka yata? Wala lang to. Ako baka naman masama ang pakiramdam mo ah. Sabihin mo lang, uuwi na tayo. Hindi, babe. Okay lang to. Okay lang ako. Excuse me.
Charmaine. Ay, palaka ka. Ba't ka ba nang gugulat? Tsaka, ba't nandito ka sa harap ng restroom na babae? Mukha kang manyak eh. Gusto kitang makausap. Hindi na kailangan. Dahil kung anong man ang ipapaliwanag mo, naiintindihan ko. Kahit hindi mo pa ipaliwanag, ha? Kasi, matalino akong babae. Oo, naging tanga ako sa'yo. Dahil naniwala ako sa lahat ng mga sinabi mo. But don't worry. Una at huli ko na yun. Tabi! Sandali lang. Ano ba? Ano pa bang gusto mo? Bumalik ka na nga sa girlfriend mo. Mukhang masaya ka naman sa kanya eh. At sana lang ha, ako na yung huling pagkakamali mo. Dahil mabuting tao si Fiona, hindi mo siya dapat niloko. Sasabihin mo ba sa kanya? Depende. Kung mas lalo mo akong bibisitin ngayon. Charmaine, please. Huwag mong gagawin yan. Mahal ko si Fiona. Minahal kita at mahal ko rin siya. Wow! Mahal mo ko? Mahal mo rin siya? Ano ba yung puso mo? Cellphone, ha? Dual SIM? Huwag mo ako pinagluloko. Hindi mo na ako mauuto, Jetro. Bahala ka na sa buhay mo. Natawa kayo, di ba? Lalo naman ako. Lahat yata ng pagmamahal na meron ako sa kanya, nawala dahil sa mga sinabi niya sa akin. Ang tanging concern ko na lang, si Fiona. Dahil habang tumatagal, mas lalo kong nakikita na mabuti siyang babae. Hindi dapat niloloko at sinasaktan. Unfortunately, nagmamahal siya sa isang taong hindi niya alam na matagal na pala siyang niloloko. Kilig na kilig ka. Hindi ko. Si Jethro kasi kung ano nung pinagsasabi. Corny. Curious lang ako. Paano pala kayo nagkakilalang dalawa? Magkasama na kasi kami nung college pa lang. Paano naging kayo? Ayun, the usual. Nag-umpisa sa pagiging magkaibigan, tapos sa mga crush-crush, hanggang sa niligawan niya na ako. Actually nga, 3 years din niya akong niligawan. Paano kasi may pagka-cheek boy yan dati, kaya talagang nagpakipot ako para malaman ko kung seryoso talaga siya sa akin. 3 years? Wow! Ang tagal niyo rin palang nagligawan, no? Buti hindi nawala ng pag-asa si Jetro. Buti na nga lang hindi. Dahil kung napagod yan, nako. Wala akong mabait at mapagmahal na boyfriend ngayon. Bakit mo naman siya nagustuhan? Kasi, alam mo yun, sobrang bait kasi nun eh. Saka sobrang sweet. Tapos yung tipong laging may surprise sa akin, kahit nung naging kami na. Tapos nararamdaman ko rin na mahal niya ako. May respeto siya sa akin. Ayun, yun siguro yung dahilan kung bakit nang tagal kaming dalawa. Sa kwento mo pa lang, mahal na mahal ka talaga ni Jetro, no? Oo naman. Doon ako proud na proud sa kanya eh. Napaka-loyal. bakit? Ay, sorry. Question lang ah. What if malaman mo na niloko ka pala ni Jetro? Anong gagawin mo? Nako, nahihirapan talaga akong sagutin yan kasi hindi ko naman yun naisip eh. Bakit? Ganun ba kalaki ang tiwala mo sa kanya? Para ni minsan hindi mo siya pag-isipan na baka lokohin ka niya? Oo. Alam mo, higit pa sa 100% yung tiwala ko sa kanya. Para naman masyado kang bigay na bigay sa pagmamahal na yan. Hindi ka ba natatakot na masaktan ha? O lokohin lang niya? Siyempre, natatakot ako pero... Ganun naman talaga ang love, di ba? It's all risks. Saka kung parati akong mag-hold back, kung parati kong iisipin na baka lokohin niya ako, habang buhay ako magiging paranoid, edi, hindi masaya yun. Pero what if nga, malaman mo na niloko ko pala ni Jetro, anong gagawin mo? Actually, hindi ko talaga alam. Baka ikamatay ko yung sakit kasi mahal na mahal ko siya eh. Charmaine, anong okay ka lang? Oo naman. Sure ka? Kasi kung may problema ka, alam mo pwede mong sabihin sa akin yan. Total magkaibigan naman na tayo ngayon eh. Okay lang ako. Okay, sige, sandali lang ha. Tatawagin ko lang si Jetro. Okay.
Imagine, nagawa pa niyang mag-propose kay Fiona na hindi man lang nagsasabi ng totoo. Don't get me wrong, hindi ako nagsiselos. Di katiting na pagmamahal, wala na akong nararamdaman. Nakokonsensya lang dahil nakikita ko kung gaano kasiya si Fiona. Habang iniisip ko na posible rin siyang masaktan ng sobra kapag nalaman niya ako ang naging number 2 ni Jethro. Ano bang meron at pinapunta tayo ni Fiona rito sa pantry? Aba, ewan ko. Sinabi lang niya nang babalita rong siya. Kamusta na kayo ni Jethro? Ha? Anong kumusta? Di naman kami nag-uusap nun. Eh, hindi pa rin ba siya umaamin kay Fiona? Yung, alam mo na, yung tukol sa inyo. Eh, mukhang hindi. Sila pa rin eh. Ay, naku. Wala ka bang balak na sabihin dun sa isa? Ayokong panghimasukan ng relasyon nila. Ano ka ba naman? Naging kayo naman ni Jethro, di ba? Habang silang dalawa. Involve ka, kahit sa ang angulo bang tingnan. Saka, girl, hindi ka ba nakukonsensya? Bakit naman ako makukonsensya? Taong pait-pait sa'yo ni Fiona, pero parehas nating alam yung totoo. Huwag ka magsalita ng ganyan na parang naging kabit ako. Kasi, in the first place, hindi ko alam. Pangalawa, hiniwalayan ko na agad siya, di ba? Maliban sa, hindi mo naman talaga siya hiniwalayan. Hindi mo nalang siya kinausap. Yun na rin yun, no? Ay nako, alam mo mas maganda yung may tuldok sa story ng dalawa, no? Kama lang ang ginawa mo. Meaning, hindi pa tapos. Hi! Bakit mo kami pinapunta dito? Eh kasi, may super duper good news talaga ako sa inyo. At dahil friends ko kayo, eh di sasabihin ko na agad! Makakakuha ba kami ng bonus dyan? But naman? Loka, ano ka ba? Hindi. Tungkol sa akin. Ha? Anong meron? I'm engaged! Nag-propose na kasi sa akin si Jethro kagabi and obviously I said yes. And syempre bridesmaid ko kayong dalawa. Ano, okay lang ba? Oo naman. Walang problema. Diba, Charmaine? Diba okay lang na maging bridesmaids ka sa kasal ni Jethro? Sige. Walang problema. Yay! Okay, sige, mamaya kakain tayo ng dinner, ha? Okay, mag-alala, my treat, celebration na engaged na kami ni Jethro. Akala ko ba ayaw mo nang kausapin ako? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Naya mo na agad si Fiona na magpakasal? Pero hindi ka man lang umamin sa kasalanan mo sa kanya? Ano yun? Pambawi? Mahal ko siya, hindi kaya... naman yun yung pinag-uusapan dito, eh. Yung pagsasabi mo ng totoo. Alam mo bang gagawin niya akong bridesmaid sa kasal mo? Ano? Oo. Gagawin niyang bridesmaid yung babaeng ginamit mo para lokohin siya. At ako yun. Alam mo ba kung gaano katindi ang konsensya ko ngayon, ha? Partida, ha? Hindi pa sinasadya yun, ha? Kung alam ko lang na may girlfriend ka, hindi na sana ako pumayag na ituloy yung sa atin. Umindi ka. Umuo na nga ako, eh. Bakit ka kasi umuo? Anong gusto mong sabihin ko kapag tinanong ako kung bakit? Unless, okay lang sa'yo na ako nang magsabi sa kanya ng totoo. Huwag mong gagawin yan. May balak ka bang sabihin sa kanya, ha? Hindi ko alam. Diyos ko naman, Jethro. Papakasalan mo yung tao na may tinatago kang ganyan? Kaya ng konsensya mo yan, ha? Ewan ko. Anong gusto mong gawin ko? Magsabi ka ng totoo. Yun lang. Kaya kong tanggapin ang galit ni Fiona. Basta, magsabi ka ng totoo. Next year, ikakasal sina Fiona at Jethro. And until now, hindi pa rin siya nagsasabi ng totoo kay Fiona. Mga idol, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung dapat na ba akong mangialam at ako na mismo magsabi kay Fiona o mananahimik na lang ako. Kapag nanahimik naman ako, paano naman si Fiona? Parang hindi naman yata kaya ng konsensya kung magpakasal siya sa isang lalaking manluloko.
Tulungan niyo naman ako. Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Pagsasalita na ba ako? O hindi na lang? Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. Yours truly, Charmaine. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? E pampa good vibes? O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email. DearIFMStories@gmail.com O di kaya naman, mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM. Kung saan una ang kwento mo!